Magandang araw mga bata! Welcome sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Filipino 2, Quarter 1, Week 2. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit ang magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon katulad ng pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng panauhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, at pagbibigay ng reaksyon o komento. Sa araling ito ay ating pag-aaralan ang tamang paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang pamamaraan o angkop na sitwasyon. Ito ay nararapat ninyong matutuhan habang kayo ay bata pa. Narito ang mga halimbawa ng magagalang na pananalita. Paggamit ng magagalang na pagbati. Ang pagbati ay isa sa pinakamagandang gawin ng mga Pilipino. May angkop na magalang na pagbati o pahayag para sa iba't ibang pagkakataon at okasyon. Halimbawa, magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, magandang gabi po. Ito ay pagbati sa mga nakakasalubong ayon sa oras o panahon. Ilan pang halimbawa? Salamat po! Ito ay pagpapahayag ng galak sa magandang ginawa. Maligayang kaarawan sa inyo! Ito ay pagbati sa may kaarawan. Sumunod ay paggamit ng magagalang na salita sa paghingi ng pahintulot. Sa paghingi ng pahintulot ay gumagamit tayo ng salitang maaari po ba? Ito ay magalang na salita na ginagamit sa paghingi ng pahintulot. Halimbawa, maaari po ba akong pumunta sa palikuran? Maaari po ba akong lumabas ng bahay? Maaari po ba akong maglaro? Maaari po ba akong sumama? Maaari po ba akong magtanong? Sumunod naman ay ang paggamit ng magagalang na salita sa pagtatanong ng lokasyon. Sa pagtatanong ng lokasyon ay gumagamit rin tayo ng salitang maaari po ba? Halimbawa, maaari po ba akong magtanong? Papaano po ba pumunta sa Maynila? Maaari po ba akong magtanong? Saan po makikita ang barangay hall? Maaari po ba akong magtanong? Saan po banda ang bahay ni Aling Sita? Maaari po ba akong magtanong? Saan po ang sakayan ng bus papuntang Bulacan? Maaari po ba akong magtanong? Saan po nakatira si Binibining Reyes? Sumunod naman ay ang paggamit ng magagalang na salita sa pakikipag-usap sa matatanda. Kapag nakikipag-usap sa mga matatanda at nakatatanda sa atin, ay nararapat na gumamit ng salitang po at opo bilang pagrespeto at pagkilala sa kanilang edad. Halimbawa, Lolo, tulungan ko na po kayo sa ginagawa ninyo. Nanay, sasamahan ko na po kayong mamili. Ate, ako na po ang maghuhugas ng pinggan. Opo, itay, pinaliguan ko na po si Bantay. Sumunod naman ay ang paggamit ng magagalang na salita sa pagtanggap ng panauhin. Sa pagtanggap ng panauhin ay nararapat rin ang paggamit ng magagalang na pananalita. Halimbawa, tuloy po kayo sa aming munting tahanan. Maupo po muna kayo habang hinihintay ninyo si Itay.
Kayo po pala, tuloy po kayo. Sumunod naman ay ang paggamit ng magagalang na salita sa paghingi ng paumanhin. Ang paghingi ng paumanhin ay nararapat ring may paggalang bilang pagpapakita ng sinseridad sa paghingi ng tawad. Halimbawa, paumanhin po sa mali kong nagawa. Pasensya na po kayo sa nangyari. Patawad po sa pagkukulang ko. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Sumunod naman ay ang paggamit na magagalang na salita sa pagtanggap ng tawag sa telepono. Sa pagtanggap ng tawag sa telepono ay nararapat rin na may paggalang. Halimbawa, "Hello, Gomez Residence po ito. Sino po sila?" "Hello po, sino po ang nais ninyong makausap?" "Hello po, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo?" Sumunod naman ay ang paggamit ng magagalang na salita sa pagbibigay ng reaksyon o komento. Sa pagbibigay ng reaksyon o komento ay nararapat rin na may paggalang. Halimbawa, "Ang galing ninyo pong kumanta." "Ang husay ninyo pong magpinta." "Ang ganda po ng inyong suot." "Ang galing ninyo pong magluto." Naunawaan niyo ba mga bata ang ating aralin sa araw na ito? Tandaan na ang paggamit ng magagalang na pananalita ay naaangkop sa sitwasyon. Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Piliin kung sa anong sitwasyon ginagamit ang mga sumusunod na magagalang na pananalita. Handa na ba kayo mga bata? Una, "Magandang umaga po, Binibining Cruz." Sa ang sitwasyon ginagamit ito? A. Pagbati. B. Paghingi ng pahintulot. C. Pagtatanong ng lokasyon. Magaling! Ang tamang sagot ay A. Pagbati. Pangalawa, "Binibining Cruz, maaari po ba akong pumunta sa palikuran?" Sa anong sitwasyon ito ginagamit? A. Pagbati. B. Paghingi ng pahintulot. C. Pagtatanong ng lokasyon. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Paghingi ng pahintulot. Pangatlo, "Ginoo, maaari po bang magtanong? Saan po banda ang istasyon ng bus? Sa ang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagbati. B. Paghingi ng pahintulot. C. Pagtatanong ng lokasyon." Magaling! Ang tamang sagot ay C. Pagtatanong ng lokasyon. Pang-apat, "Lola, tulungan ko na po kayong magbuhat. Sa ang sitwasyon nito ginagamit? A. Pagtanggap ng panauhin. B. Paghingi ng paumanhin. C. Pakikipag-usap sa matatanda." Magaling! Ang tamang sagot ay C. Pakikipag-usap sa matatanda. Panglima, "Pastor, tuloy po kayo sa aming munting tahanan. Sa ang sitwasyon nito ginagamit? A. Pagtanggap ng panauhin. B. Paghingi ng paumanhin. C. Pakikipag-usap sa matatanda." Magaling! Ang tamang sagot ay A. Pagtanggap ng panauhin. Pang-anim, "Pasensya na po inay dahil nasira ko ang ating upuan. Sa ang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagtanggap ng panauhin. B. Paghingi ng paumanhin. C. Pakikipag-usap sa matatanda." Magaling! Ang tamang sagot ay B. Paghingi ng paumanhin. Pangpito, "Hello, Gomez Residence po ito. Sino po sila? Sa ang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagtanggap ng tawag sa telepono.
B. Pagbati. C. Pagbibigay ng reaksyon o komento. Magaling! Ang tamang sagot ay A. Pagtanggap ng tawag sa telepono. Pangwalo, ang galing ninyo pong sumayaw, Tita Josie. Saang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagtanggap ng tawag sa telepono. B. Pagbati. C. Pagbibigay ng reaksyon o komento. Magaling! Ang tamang sagot ay C. Pagbibigay ng reaksyon o komento. Pangsyam! Maligayang kaarawan po, Nanay! Saang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagtanggap ng tawag sa telepono. B. Pagbati. C. Pagbibigay ng reaksyon o komento. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Pagbati. Pangsampu. Kumusta na po kayong lahat? Saang sitwasyon ito ginagamit? A. Pagtanggap ng tawag sa telepono. B. Pagbati. Pagbibigay ng reaksyon o komento. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Pagbati. Tama ba ang inyong mga sagot, mga bata? Kung gayon, magaling mga bata! Tandaan! Ang paggamit ng magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang pamamaraan o angkop na sitwasyon. Ito'y nararapat ninyong matutuhan habang kayo ay bata pa. Ang mga ito ay ang paggamit ng magagalang na pagbati, paggamit ng magagalang na salita sa paghingi ng pahintulot, paggamit ng magagalang na salita sa pagtatanong ng lokasyon, paggamit ng magagalang na salita sa pakikipag-usap sa matatanda, paggamit ng magagalang na salita sa pagtanggap ng panauhin, paggamit ng magagalang na salita sa paghingi ng paumanhin, paggamit ng magagalang na salita sa pagtanggap ng tawag sa telepono, at paggamit ng magagalang na salita sa pagbibigay ng reaksyon o komento. Mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa araling ito ay paggamit ng magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!